Hey guys, Mr. Marcus here. Welcome to my YouTube channel. And yes, panibagong video na naman for this week. So, ayun, as always, sana okay lang kayo sa inyong mga tahanan. And as for me, yes, I'm doing good. Ayun, ang pag-uusapan natin ngayon is related sa LDR or yung tinatawag nating long distance relationship. Alright, so magbibigay lang naman ako ng limang bagay paano nyo mapapanatiling maayos ang inyong relationship kahit na kayo yung magkalayo ng inyong partner. So, kung gusto nyo malaman yung limang bagay na yun, stick lang kayo dyan guys, i-intro muna tayo. Okay guys, welcome back. So again, ang pag-uusapan natin is LDR or long distance relationship, alright? And ano yung mga bagay na dapat nyong gawin para mapanatiling maayos ang inyong samahan kahit na kayo yung magkalayo ng inyong partner, alright? So simulan na natin. At ang unang bagay na dapat nyong gawin kung kayo ay nasa LDR or long distance relationship ay syempre makipag-communicate sa isa't isa, alright? So wag nyo nga yang lumipas ang isang araw na hindi kayo nagkikwentuhan or nag-uusap. Okay, hindi ko naman sinasabing dapat is magbabad kayo like isang oras or dalawang oras sa pag-uusap. Ang ibig ko sabihin dito is dapat kahit papaano nag-spend kayo at least 30 minutes ng inyong oras na nagkikwentuhan kayo or nagkukumustahan, 'di ba? Alam mo 'yun, yung simpleng basic lang, yung tatanungin mo kumusta yung araw niya, kumusta yung work niya, 'di ba? Yung mga ganung bagay lang. Huwag na huwag niyong palilipasin ng isang araw na hindi kayo nag-uusap. Okay? By the way guys, heads up lang. Yung ibang kakilala ko na nasa LDR, nagkaroon sila ng problema. Okay? Kasi ang nangyari is gumagawa sila ng routine na dapat pag 10 PM, tatawag ka, mag-uusap tayo. Nagsiset sila ng schedule kung kailan dapat sila mag-uusap or kung kailan dapat sila magtatawagan. Okay? Ang nangyari ngayon is parang na burnout sila dun sa routine na siniset nila, 'di ba? Ang suggestion ko, yes, dapat mag-usap kayo. Consistent dapat yung pag-uusap ninyo every day, pero ang sa akin lang is dapat natural yung alam mo 'yun, yung pag-uusap ninyo, 'wag n'yong pinipilit. Baka kasi mamaya pagod na pala yung partner mo sa ibang bansa, kakatrabaho, 'di ba? Tapos pipilitin mo pa siya tumawag ng 10 or depende kung anong oras yung siniset nyo, eh imbis na mag-work baka lalong sumapasama, 'di ba? So I suggest, yes, dapat consistent yung pag-uusap ninyo, dapat regular ang pag-uusap ninyo, pero dapat natural din ang flow ng conversation or natural din yung flow ng pag-uusap. Kumbaga, huwag nyong pinipilit. Kung pagod kayo pareho, usap lang kayo, sabihin mo lang, matutulog na ako, bukas na tayo mag-usap, pasensya ka na, 'di ba? Walang pilitan, kumbaga. Basta ang importante is malalaman niya kung ano nangyayari sa iyo and at the same time, nalalaman mo kung anong nangyayari sa kanya sa pang-araw-araw. All right? So, mayon, always communicate, 'yun ang pinakaunang dapat 'yong gawin pag kayo ay nasa LDR. At ang pangalawang bagay naman na marerekomend ako sa tuwing ikaw ay nasa LDR or long distance relationship ay maging honest kayo sa isa't isa. Okay? Napaka-importante niyan. Actually, ang LDR naman guys is parang normal din na relationship eh. Yun nga lang, nasa malayo kayo. So basically, yung ginagawa mo dun sa typical na relasyon, yun din ang gagawin mo. Yun nga lang, magkalayo kayo, 'di ba? And kasama doon syempre yung pagiging honest sa isa't isa. All right? Huwag kang mahihiyang sabihin kung ano yung nararamdaman mo doon sa relasyon ninyo during LDR, 'di ba? Kung may nagawa ka man, sabihin mo. Ayun. So, balik tayo doon sa number one kasi pwede nating i-apply yun dito. Again, kung pagod ka na, kung sa tingin mo hindi mo kaya makipag-usap sa kanya, huwag mong pilitin ang sarili mo and maging honest ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya na pasensya ka na, pagod ako, gusto ko muna magpahinga, kwentuhan tayo bukas, alright? Walang masama dun guys, kesa naman sa pipilitin mo yung sarili mo na gawin yung mga bagay na hindi ka naman pala komportable. Kasi again, imbis na maging maayos ang relasyon nyo, mas lalo pang mapapasama. So, always make sure na magiging honest kayo sa isa't isa. Kung meron kang hindi nagugustuhan na ginagawa ng partner mo habang siya ay nasa LDR, or habang kayo nasa sa ganitong sitwasyon, LDR, sabihin mo. Alright? Huwag na huwag kang magtatago ng galit or magtatago ng disappointment sa kanya para lang maging maayos kayo. Diba? Kasi eventually, habang tumatagal, pag naipon ng naipon yung hinanakit mo dyan or yung problema mo or yung gusto mo sabihin, eventually makakasama rin yun sa inyong dalawa.
Okay? So, always make sure na maging open kayo and magiging honest kayo sa isa't isa kung gusto nyong mag-work yung relationship nyo habang kayo'y magkalayo. Alright? At ang pangatlong advice ko kung ikaw ay nasa LDR or long distance relationship, guys, mag-set kayo ng goals ninyo sa inyong relasyon. Alright? So, whether we like it or not, hindi pwedeng habang buhay kayong naka-LDR. Okay? Mahirap yan, guys. Lalo na kung meron na kayong pamilya, like meron na kayong baby. Hindi pwedeng matagal kayong magkahiwalay. Okay? Mahirap yung ganyang sitwasyon. So, I suggest mag-set kayo ng goals kung hanggang kailan lang kayong mag-stay ng magkahiwalay. Okay? Pwedeng after maybe a year, mag-usap na kagad kayo na mag-iipong kayo pareho para pagdating ng gantong taon, makauwi na siya or ikaw ang makapunta dun sa lugar niya. Alright? Kumbaga, dapat pinaplano nyo na ahead of time kung hanggang kailan lang yung ganyang klaseng relasyon ninyo. Alright? Hindi ko sinasabi maghihiwalay kayo, ha? Baka iniisip nyo, after 2 years, pag di pa kayo magkasama, is maghihiwalay kayo. Hindi yun, guys. Ang ibig ko sabihin dito is mag-set kayo ng goals kung kailan nyo tatapusin yung pagiging LDR ninyo para maging magkasama na kayo. Kasi again, mahirap na magkahiwalay. Lalo na kung meron na kayong pamilya or meron na kayong baby. Alright? So, ayun. Kung magkahiwalay kayo, umpisaan nyo na yung pagpaplano. Mag-ipong kayo pareho. Mag-set kayo ng target. Ilang years kayong magkahiwalay. Para pagdating ng taon na yon, magkasama na uli kayo and mas masaya na kayo. Diba? So, ayun. Yun ang pangatlong advice ko. Mag-set kayo ng inyong target kung hanggang kailan lang kayo mag LDR or maglalagay sa ganyang sitwasyon. Alright? At ang pang-apat na bagay na mai-recommend ako sa inyo kung kayo ay nasa LDR ay, guys, wag na wag nyong kakalimutan lagyan ng init ang inyong pag-uusap. Okay? So, alam nyo na ibig ko sabihin dito. Wag na wag nyong kakalimutan maging naughty or paano ba? Medyo maging maloko sa inyong mga pag-uusap. Alam nyo na ibig ko sabihin, di ba? Lagyan nyo ng init, lagyan nyo ng spice yung inyong pag-uusap. Hindi pwedeng palagi kayong seryoso na about work, about sa kung anong ginawa niya sa araw na yun. Hindi ganun. Lagyan nyo rin ng twist, lagyan nyo rin ng konting kalokohan yung pag-uusap ninyo, di ba? Hindi ko nasasabihin kung anong klaseng or hindi na ako magsasuggest kung ano yung mga dapat yung gawin. Since partner nyo yan, kayo nakakakilala dyan, kayo nakakilala dun sa kiliti ng inyong partner. So, kayo nang bahala dumiskarte doon. But again, yun. Lagyan nyo ng init yung inyong pag-uusap. Huwag laging, alam mo, huwag boring. Huwag yung typical na conversation na kumusta ka na, kumusta work mo, di ba? Anong ginawa mo sa araw na to? Huwag ganun. Lagyan mo ng konting init o ng naughtiness yung inyong conversation. Para at least, di ba, kikiligin pa rin yung partner mo, meron siyang inaabangan sa tuwing nag-uusap kayo, di ba? And alam mo yun, nakakadagdag ng excitement yun eh, sa tuwing kayo nag-uusap, di ba? So, ayun, basic lang. Number 4, wag na wag nyong kakalimutan lagyan ng init ang inyong pag-uusap. At ang panlimang advice ko sa inyo na dapat nyo gawin kung kayo ay nasa LDR, guys, dapat committed kayo sa inyong relasyon. Okay? Medyo mahirap na trabaho to, guys, ang LDR. Okay? Hindi ito yung typical na relasyon na meron tayo na kung saan nahahawakan mo, anytime pwede mo puntahan yung tao, di ba? Medyo malaki-laking effort ang kailangan mong gawin pag ikaw ay nasa LDR, right? So, dapat committed ka dito. And hindi lang ikaw, dapat pati yung partner mo sa kabilang side ng mundo is dapat committed din sa inyong relationship, alright? Yun, hindi mag-work to kahit anong advice ang ibigay namin, kahit anong bagay ang gawin mo na tingin mo makakabuti. Kung hindi naman committed yung partner mo na maging, or sorry, na mag-work itong relationship ninyo, wala rin mangyayari. And vice versa, kung yung partner mo is lahat ginagawa niya para mag-work to, kung ikaw naman hindi ka kumikilos, then walang mangyayari. Alright? So always make sure na pareho kayong committed. That's the reason why communication is important. Pag may nakikita kang problema, mag-usap kayo para magawa nyo kaagad ng paraan. Alright? But again, yun nga, at the end of the day, kung hindi committed yung isang yung partner mo, walang mangyayari kahit anong gawin natin. Okay? So, ayun. Yun yung panlima kong advice. Stay committed sa inyong karelasyon.
At yan ang limang bagay na pwede nyong gawin kung kayo ay nasa LDR or long distance relationship, alright? Actually, marami pang iba eh. Marami pang ibang bagay na pwede kayong magawa. Depende yun sa iyo and sa iyong partner. Pwede nyo pag-usapan yan. And syempre, kayo nakakilala sa partner nyo eh. Diba? So, kayo lang makakaisip kung ano yung mga sa tingin nyong pwedeng mag-work sa inyong dalawa. Alright? So, ayun. So, sana may natutunan kayo ngayon sa video na to. Kung sa tingin nyo, helpful to guys. Paki-share na lang ng video na to and please like it as well. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, pa-subscribe na lang. Alright? And doon sa mga dati ko pang subscribers, again, maraming salamat sa inyo. Alright? Ayun. Hintayin na lang tayo next week. Gagawa ulit ako ng panibagong video. Sana makaisip ka agad ako ng topic para tuloy-tuloy yung pag-upload ko. Ayun. So, hanggang dito na lang guys. Again, Mr. Marcos here. Signing out.